You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Ay, aba! Huwag naman sana kayo masyadong loyal sa Pangulo. Isipin nyo naman yung kapakanan ng mga anak nyo. Isipin nyo naman din sana kapakanan ng pamilya nyo. Huwag nyo lang isipin ang utos ng Pangulo. Dahil hindi lang kami ang nahihirapan, hindi lang kaming mga taong mamamayan ang nahihirapan. Sigurado ako, 80% ng mga kamag-anak nyo ay umaangal na rin sa hirap ng dinanas nila ngayon. Ngayon sabihin nyo na wala kaming ambag, panayreklamo kami. Aba, napakagaling nyo naman. Sabihin pa ni Butik kayong panelo, wala kaming ambag sa bayan. Anong iambag namin sa bayan? Oh, ano, Butik kayong panelo, at kumusta na nga pala? Doon naman tayo kay Bato. Kumusta nga pala? Ha? Yung pagiging loyal mo sa Pangulo, kumusta na? Ha? Wala bang apektado iniisa sa pamilya mo sa hirap ng buhay ngayon? Wala bang apektado iniisa sa pamilya mo ang pahirap ng ginagawa niyo sa Pangulo ay ginagawa niyo sa bayan? Ngayon nyo ako sabihing ipabarang nyo ako. Ngayon nyo ako sabihing ipapahanap nyo ako ng Pangulo para ipapatay ako. Ngayon nyo sabihin yan, mga kupal nga, mga didiis, mga putang ina kayo. Lusot pa rin. May padulas. Ha? Mid-escort pa. Ganon kagaling ang ating pamahalaan. Diba? Ano, kumusta ng mga didiis dyan? Kumusta ng mga kupal dyan? Kaya pa ba? Ano? Magtambak na kayo ng maraming asin. Nang kahit papaano, may malamon kayo, may partner kayo yan sa bigas. Nakakagigil kayo, ha? Tapos, ito pa. Ha? Ito pa. May nababalita. Hindi ko alam kung totoo ito o hindi. Hindi ko alam kung talaga ba itong mangyayari. Bukas daw, 28. Total lockdown. Hindi ako sure, ha, pero yun ang lagi kong nababasa eh. Yun ang nababasa ko halos lahat sa araw na to. Hindi ko sure kung totoo o hindi. Kung sakaling man totoo, ilang linggo mo ba yan pinag-isipan, Mr. President? Ilang linggo mo ba iniisip yan na kaming mamamayan hindi mamamatay sa virus kundi sa gutom? Ha? Una pa lang, Mr. President, kaming nandito sa OFW na inaasahan sa mga kamag-anak namin. Na umaasa sila sa aming padala. Paano sila makakabili kung wala kaming ibibigay sa kanila? Ngayon, anong ibibili nila? In short, hindi mamamatay sa virus ang taong bayan, kundi mamamatay sa gutom. Sana yon. Hoy babae nga may tuberculosis nga taga OFW Taiwan, wa kada. Ha? Anong ginapalak mo sa Facebook? No? Sasagutin ko lang yung pinagsasabi mo na naman. No? Maawa na naman daw sa pamilya niya. Maawa sa kung ano-ano pinagsasabi niya. Hoy, Tihay, gwa na bala? Bakit nga ang laki-laki ng galit mo kay Duterte? Ha? Bakit ang laki-laki ng galit mo? Magkano ba binabayad sa'yo? Ha? Magkano ba binabayad sa'yo at hali ka daya kawara sa Facebook? Ha? May pag-ganon-ganon ka, paaning lusaon ka? Andami mong hinanaing, andami mong daing. No? Gumagawa talaga kayo, kayo mga kontrapartido, gumagawa talaga kayo ng dahilan nyo, no? Para sa Pangulo. No? Ang issue nyo ay yung COVID-19 na to. Para sa Pangulo nyo. Hindi
di ba pwede patapusin nyo muna yung sakuna ngayon? Kung talagang gusto nyo ng gulo at gusto nyo ng patalsikin, patapusin nyo muna. Kasi nandadamay kayo eh, no? Nandadamay kayo. Sita kayo ng sita sa presidente. Hoy, babae! Babae nga may tuberculosis, yung sitain mo, yung namimigay ng form na namimili ng bibigyan nila sa sobrang pili nila, ha? Sinabo, ha? Hinit-hit ng mga drug addict sa sobrang pili nila. Yun ang sitain mo, hindi yung Pangulo. Dahil hindi nagkulang ang Pangulo sa atin, tandaan mo yan. At ito, itatak mo dyan sa likod mo nga may tuberculosis, ha? Kahit ano pang paglalaban mo, ha? Kahit palitan nyo pa ang administrasyon, hindi na yan maano na ginagamit ka lang. Ha? Ginagamit ka lang ng politiko na pinaglalaban mo din. Tandaan mo yan, mangmang. Ha? Kaya bago ka magsabi ng mga bobo, mas mangmang ka. Ha? Mas mango ka gidya. No? Takot ka magutom? Ha? Takot ka magutom? Paglutgo, tarugo. Yan ang ano solusyon, no? Ang pinaglalaban mo kasi rito, paano na kung magtagal yung lockdown, magugutom ang tao? Hoy, babae! Hindi ka magutom kung may pananalig ka. Hindi ka magutom kung may pananalig ka. Tandaan mo na, kikita mo ni ano niyo, sa ako kabugas niyo, padada ko ni Simo. Ha? Ang dami mong ano eh, ang dami mong dahilan, ang dami mong ano, no? Ang ginapoint mo rito kasi yung COVID-19, no? Kaya yan ang pambato nyo. Yan ang pambato nyo, kaya wilga kayo ng wilga, no? Kayo yan magka-partner, kayo yan yung tricycle driver, no? Magka-partner kayo ni tricycle driver. Anong grupo yon tawag doon? Ano tulok mo? Nugay ka di tulok-tulok ka? Nga pa, maglinis ka diyan. Maglinis ka dyan ang kutse mo, ha? Ali ka di katulog, kagawakal ko di. Ikaw karumokpan, kumarka. Mm. Ang dami, patapusin nyo. Paano matatapos yung ano na to, ang krisis na to, kung hindi kayo mananahimik sa loob ng bahay nyo? Sige ka mo kawilga, sige ka mo kawilga. Tapos pag nagutom kayo, reklamo kayo ng reklamo. Sita, hoy babae nga may tuberculosis, kung bubo kami, mas mangmang ka. Yung sitain mo, yung namimigay ng form na namimili ng tao, bibigyan. Ha? At kung takot ka magutom, paglutgo, tarugo, yan lang ang solusyon dyan. Mm. Tapos ito pa, ipapasok niya pa, paano na daw yung mga OFW na umaasa na magpapadala ng pera? O, ayan, lagay natin, no? Umaasa na magpapadala ng pera. Kasalanan na naman ng gobyerno yan? Kaya hindi kayo nagtabi ng pera nyo? Ang pamilya nyo hindi rin nagtabi doon? Kasalanan ng gobyerno yan? Yan ang iano nyo? Yan ang ipambato nyo sa gobyerno, sa kay Duterte? Bakit nung nauso ang tulo, hindi kayo nagreklamo? Nung nag-uso yung dinggi, hindi kayo nagreklamo. Ngayon COVID-19, halika mo kareklamo? Never pa ako nakarinig na nauso ang tulo noon, nagreklamo kayo sa presidente. Ngayon yung coronavirus at kumod, kamo nga kumod. Bakit noon nung uso ang tulo, hindi yan ano? Anak siyang baka naman, ang dami yung dahilan, ang daming kwan. Dapat nung nag-uso yung sakit na tulo, nagreklamo rin kayo. Nga pala, tiyo. Ano tulok ma? Balikid pa, bunggo, takakaroon. Nga ganyan na tulok, oh. Kaya ikaw, tigil-tigilan mo yan, halika, video dyan, ha? Na tinitira mo talaga yung presidente. Takot ka mamatay? Hindi ka, huwag ka matakot mamatay. Madunit kami, Simo, lungon. Lungon, lalawanit, libre make-up. Libre auto pa, libre nga tunto ka. Ang dami mong dahilan, ang dami mong hinanaing sa mundong ibabaw. Talagang tinitira mo yung presidente? Ibunggo o ka mo ni ano yung kulot na isa? Pamunggo o ka mo, no? Halika mo yaka, halika mo nagkapulpog ka kaldiro. Anong grupo yun yung nagpamulpog kaldiro? Nagugutom na daw sila? Hoy, bago kayo magreklamo, tigilan yung tungit, tigilan yung madyong. Anak siyang baka. Nakakagigil ka, Taiwan girl ka. Nakakagigil ka, promise. Kung makita lang kita sa personal, tapungulay, tabla nga duwa. Ako at tubanga, tapungulay, tanga duwa.
Kung ginagutom ka, paglutlot ka, paglutgot buto. Takot ka pala magutom eh. Kung takot kayong magutom, huminto kayong akarali nyo. Ha? At pag natapos yung crisis na ito, saka nyo ipaglaban yung pinaglalaban nyo. Ha? Alam na alam eh, halatado kayo eh. Ang pinaglalaban nyo pwesto, hindi ang gutom. Kundi ang kandidato nyo, o ngayon, nasaan yung pinaglalaban yung kandidato? Namimigay ba ng pagkain? Hindi, di ba? Pwesto lang ang inaano nyo. Kaya ito, Taiwan girl, ito tandaan mo ha? Ha? Kahit mapaalis nyo yan sa pwesto si Duterte, ha? Tandaan nyo, kahit ilang beses pa ang presidente ang magpalit dyan at uupo dyan, ikaw at ikaw mismo ang kakayod para sa sarili mo. Tandaan nyo yan. At kayo rin nanonood, kayo at kayo pa rin ang mag-aano ng sarili nyong buhay. Tunok pagidyawo, bunggo takakaroon. Mm. Oh, yung grupo ng mga kadamay. Oh, shout out sa mga grupo ng kadamay ng halik. Amoda yan, kapatok-patok sa kaldero nyo. Wala na kayong makain. Shout out sa presidente kayo, wala na kayong makain. Sa buton na kamo, nakailang gabot ng sarabut, kalaunot ng sarabutan. Yung ginagutom pa kayo, tumanda kayo sa gutom? Aba, hiya naman ako sa inyo. Tumanda na kayo halos, nagkaapo na kayo, nakailang anak na kayo. Taon-taon kayo nanganganak. Ngayon reklamo kayo ng reklamo, nagutom kayo. Ang lalaki ng mga bayag ng asawa nyo, wala ka mong gaulubra? Kagali ka mo kapanultog, kapanultog, da, gutom na ka mo, nag-aantay kayo ng ayuda? Anak, sama ka. Kung ayaw, kung gusto nyo na hindi magtagal ang krisis na to, manahimik kayo sa loob ng bahay nyo. Pag natapos yung, ano tawag nito, yung virus na ito, saka kayo magwalwal sa kalsada. Saka nyo ipaglaban ang pinaglalaban nyo. Sa ngayon, makinig muna kayo. Manahimik kayo dyan. Ha? Kung takot kayo magutom, manahimik kayo sa loob ng bahay nyo. Ha? Maglo-lo ka muda para hindi ka mo magutman. Mm. Tapos maghanda daw ng... Ihanda na daw ang asin. Pwes, maghanda ka ng asin talaga. Ha? Hindi yung puro kayo ng sisi sa gobyerno. Isa lang yung gobyerno, isa lang yung presidente. Ha? Si Taenyo yung namimigay ng form dyan. Hoy, shout out sa mga namimigay ng form dyan. Huwag kayong mamili. Ha? Hindi porket kontra partido, hindi nyo bibigyan ng form. Kung alam nyo valid at karapat dapat bigyan, bigyan nyo. Hindi kay porket kontra partido. Ha? Tsaka huwag nyo i-ano yung presidente. Kasi ang presidente isa lang. Ilan ang sangay ng gobyerno natin? Ha? May mayor, may kapitan, may gobernador, may congressman. Ha? Hindi niya hawak ang utak ng mga yan. Ha? Hindi niya hawak ang mga utak ng mga yan. Oh, lagay natin, may budget. Oo, may budget. Pero yung mga sangayin dyan, mga sanga dyan, yan ang mga minsan nangungupit, mga kurakot. Anak, samba ka? Paano na daw kung ang pamilya niya hindi mapadalhan? Hindi sarado ang Western Union ngayon. Tandaan nyo yan, kakapadala ko pa lang. Naghahanap kayo, naghahanap ka lang Taiwan girl ang dahilan mo. Hindi sarado ang Western ngayon, almula, almula, mga bukas yan. Anytime pwede magpadala ng pera, kaya wag mo ano, ano daw ibili, ano ba yung ibili. Naghahanap ka lang talaga ng ano mo, naghahanap ka lang talaga ng butas mo para matira yung presidente. Ha? Anak, siyambaka naman. Sawayin mo yung grupo mo. Sawayin mo yung mga kadamay mo. Ha? Sawayin mo yung nag-protesta dyan. Yan ang sawayin nyo. Ha? Para hindi kayo matakot sa gutom at hindi kayo matakot mamatay, huminto kayo sa kakarali nyo. Huminto kayo sa pinaglalaban nyo. Pag natapos tong COVID, saka kayo magwala, saka kayo magdaldal. Yun lang. Kung mahal nyo ang bansa, ha? Kung mahal nyo ang Pilipino, kung mahal nyo ang mahal nyo sa buhay, kung mahal nyo ang boyfriend nyo, mahal nyo ang asawa nyo, pati kalaguyo nyo, mga anak nyo, mga apo nyo, manahimik kayo sa loob ng pamamahay. Hmm? Nugay ka mo hali, TikTok, kay gasto lang na load. Ha? Wala kayong makain, naka-TikTok kayo? Wala kayong makain, updated kayo sa Facebook? Ha? Pahimunong ka mo da, kamaglulo ka mo da. Hmm? Da, naka mo kayo matapon ko, basura. Ha, Taiwan girl, ha, nanggigigil ako sa'yo. Isakot, ha, nagid ka. Huwag kang matakot, ha. Isulod nagid kaya sa sako. Isakot, ha, kaya. Hmm, bigaon ka. Nganing kutuhon, yay. Magsamba ka naman, oh.
Iparating nyo to sa kanya, ha? Taiwan girl, manahimik ka na, ha? Mm. Manahimik ka na. Ang dami mong ano, ang dami mong dahilan. Ang dami mong satsat. No? Salamat ka, hindi ka pinapatulan ng presidente. Hali ka mo, day ka pamulpog, kadiro. Manahimik ka! Ibunggo ta ka karon. Kung matapang ka, sa akin ka umarap. Duwa ta tubangay, dumugay ta duwa. Kaniwang niwang si mo, binuno ko karong tinggel mo, tutpek, may murid ka. Gaga niya eh. Mugay ka lang ulango sa ako na. Kaya ibunoon, tagit kaya tutpek, makita ta ka sa personal. Tinggel mo na, bunoon ko na tutpek. May murid sa ginga, gaga ka. Linga nga niya eh. Digaon niya eh. Ang dami mong daing, magkano bayad sa'yo? Magkano bayad sa'yo? Ha? Basi, gabo, ibuy. Ibutong kong sarabutan mo, isabod ko sa liog mo. Makakugoon na kang tunto ka. Yan, ditrets yan, ditrets yan. Bunoon, nagkikitupik ya. Padakpan na ka sa personal, pakita-kita ka sa akong sa personal. Bunoon ko gitupik, tinggal mo. Kapal ng ano mo. Kapal ng kaspa mo. Gigil, nanggigigil talaga ako sa'yo. Lagi ka dumadaan sa wall ko. Ang mga sapat ni Halim, manikapasa sa messenger, nanggigigil ako. Pagising ko, itsura mo, nakikita ko. Nakabungad ka, natunto ka. Reklamo. Alam mo, hoy, Taiwan girl, ha? Tandaan mo, ha? Ulitin ko sa'yo, ha? Kahit paalisin mo yan si Duterte, kahit makuha niyo ang power, o ba, power ng upuan ng Malacanang, tandaan mo gagamitin ka lang ng politiko na laban sa kanya. Oo, totoo yan. Ha? At ikaw pa rin ang kakayod para sa pamilya mo. At kayo pa rin ang kakayod para sa mga anak, apo, asawa nyo, pati kalaguyo nyo. Kaya nugay ka lang ulango, kay bunoon na katutpik. Ha? Bunoon na katutpik. Nangigigil talaga sa iyo. Bunoon na katutpik. Gagalaot ko na. Nugay ka pugta sa inipuga. Makita talaga sa personal. Bunoon na katutpik. No? Tapos sabihin mo, ipapapatay ka. Walang papatay sa'yo. Ako yung mabunoon sa'yo mo itong pek. Bunoon na kaya itong pek, ha? Unahan ko gitinggil mo para may murids ka. Nga, alinga nga ka nga, ano ka? Gakaraunot na din kaspa ko sa ugasi mo. Gigil talaga ako sa'yo. Nanggigigil talaga ako sa'yo, promise. Ikaw, ano tulok-tulok mo man, panguga? Yung chismuso, itong nagahuga sa sasakyan ay, kanina pa nakatingin sa akin, wala kalabot, live ko to. Marami akong internet, manggaranon ko, lapaduta ko. Ugay ka, ha? Takot ka mamatay, takot ka magutom, mahal mo ang bansang Pilipinas. Kung mahal mo ang bansa, lagay natin, mahal mo ang bansang Pilipinas. Kung mahal mo ang bansa ng Pilipinas, tumigil kayo kakaprotista. Tumigil kayo hali kalampag ng kaldero sa kalsada. Ha, mga bayaran dyan, ihinto nyo yan. Magkano bayad sa inyo? Ihinto nyo yan. Ha? Kung mahal nyo talaga ang pamilya nyo, kung mahal nyo ang kalaguyo nyo, manahimik kayo, tigilan yung kakalampag ng kaldero, dyan na nagugutom na kayo. Yung iba, nag-ano pa, may nakikita pa. Kung nagre-reklamo pa sila sa kwan nila, nagre-reklamo pa sila yung bahay daw pinamamigay, maliit. Aba, pasalamat pa kayo, binigyan kayo ng presidente ng bahay, mga sapat ka mo, nga wala ka mo nagkaramatay. Ay nano, kamuy-muya man. Kaya ikaw ha, Taiwan girl, ikaw ang pinaka-leader dito sa mga kalampag-kaldiro. Ikaw ang leader dito sa kalampag-kalampag na Duterte resign. Manahimik kayo, ha? Kahit ilang palit kayo, ha? Sige kayo reklamo ng reklamo nung panahon ng tulo. Hindi kayo nagreklamo. Ngayong panahon ng COVID, sige ka mo reklamo. Hali ka mo kainito, da. Kagali ka mo ka-reklamo. Anak siyang baka. Tapos sabihin mo, paano na daw yung mga OFW na magpadala kuno ng pera, hindi makapagpadala sa pamilya nila? Problema na sa presidente? Problema nyo na iya dahil hindi kayo nagtipid-tipid, hindi kayo nag-ipon-ipon dyan. Ngayon panahon ng krisis, isisi nyo, gagawa talaga kayo ng butas, ha? Kahit gaano kaliit ng karayom, ha? Hanapan nyo talaga ang butas ang presidente. Ha? Gamadakpan, takabunon, takatutpik sa tinggil. Gaga ka. Mulang namdamo. Salamat. Syukran.